guys, what's up? I'm Coach Tic Manjares. Today, kasama ko si Elijah. Okay, Elijah, sa palagay mo, kasi mataas na yung ratings ng HIV ngayon sa Pilipinas, patuloy itong kumakalat. Ano yung tip na may ibibigay mo para maiwasan to? Para sa akin po, iwas po muna tayo sa mga katulad yun. Yes, para sa akin po, normal po yung walwalan na nagaganap. Pero, ano ba yung walwalan? Di namin kasi alam yun. Ano ba, walwalan is from the, parang... Ano bang word yun? Inuman ba yun? Oo, parang ganun po. Okay, tapos, inuman. Kumbaga syempre, as a teenager, andun po kasi yung ano yung party, okay. Yung as in yung sayahan talaga. So, after nung sex agad? Di ba? Okay, actual po, normal po. Para sa amin po, normal po yun. Kasi, pero sa amin po, hindi po nangyayari yun ah. Okay. Kasi po kasi sa in that age, ano po ang dami po kasi problema. And then, kasi as for me po yung walwalan, ginagamit na lang po siya ng teenager para sa mga para takpan po yung mga problema nila. Okay. Yes po. Tapos after noon niya, yun na doon po nangyayari yung sinasabi nila. Nagkakaroon ng HIV. Okay. Yes po. Ano po, para sa akin po, para po maiwasan po yung sakit na HIV. Wag po tayong as in yung meron po kasi tinatawag na momol, as in yung mabaga na ikipag-sex, na ikipaghalikan ka sa strangers na hindi mo talaga kakilala. Okay, momol ba yan? Yes po. Ano yung spell nun para maintindihan namin? Ang pagkakala ko lang po kasi M-O-M-O-L lang po. Momol, okay. So guys, wag na kayo mag-momol ha, yung one night stand ang tawag dun. Okay. Diba yung momol, diba? Okay. So yun talaga yung sagot mo. Opo. Okay, ayos. Sige, thank you. Maganda. Yan. Okay guys, so ngayon kasama ko si anini mo? Bea po. Si Bea at saka si Bea Alonso at saka si Regine Tolentino. Okay, sige. Bea, ano tawag dito? Paano mo maiiwasan magkaroon ng HIV kasi laganap na ngayon yung HIV? Huwag po makipagtalik sa iba, huwag po magtiwala sa iba, tapos huwag po sumama basta-basta. Mag-isip po muna bago gawin. Okay, sige. Ano yung mapapayo mo sa iba naman para maiwasan nila? Ano po, mag-isip po muna bago gawin, tapos... Bago gawin yung alin? Kung ano po yung gagawin, tapos kasama mga lalaki, gano'n. Isipin muna bago makipag-sex sa iba. Opo. Oo. Tsaka po wag muna kasi mahirap po yung panahon ngayon. Mahirap yung buhay ngayon, wag kayong padalos-dalos. Sakaling ko kayo, taas-taas na lang HIV ngayon. Tsaka hindi, kailangan mo ng daily check. Daily, hindi, parang monthly, magpapatesting ka. May libre naman, lalo na dito sa Marikina, may libreng ano dito. May, sa health center, may libreng check-up kung may HIV ka or wala. Pero kung hindi ka naman nakikipag-sex sa iba, huwag ka na magpa-check-up kasi para kang tanga nun. Okay. Di ba? Okay guys, so ngayon kasama ko naman si... Alexandra po. Si Alexandra. Alexandra, tawag dito, mataas na yung ratings ng HIV ngayon sa Pilipinas. So, ikaw ba may idea ka kung paano maiiwasan ng mga kabataan yun or ng mga tao para, yun, katulad ba, ano ba, paano mo maiiwasan yun? Ano po, umiwas po tayo sa mga kagaya po yung kapag na-anot tayo. Kumbaga, hindi naman po talaga natin kailangan yun. O kung gagalaw pa, yung sex, may tamang araw o oras yung para sa ganun. Tapos, yung sex po, dapat po sa isang tao lang po, hindi po paiba-ibang. Hindi parang it all you can, di ba? Nagano'n. Kasi minsan yun nga, nakikipag-sex sila ng hindi naman nila asawa, boyfriend. Apo. Pag nalasing lang sila. So, huwag mong gagawin yun, ha? Apo. Okay. Kasama ko si Regine, paano mo maiiwasan ngayon yung HIV? Iiwasan ko po siguro pumunta sa mga disco bar na... kasi po baka po may ilagay na gamot, yung keme-keme. Oo, para... Kasi pagka nalagyan ng mga pampatulog yun, tapos ka na bukas. May HIV ka. Kasi HIV pa-check up ka na po. Oo. So, tama yun. Yan, hey guys. So, ngayon kasama ko si... Ano yung name mo? Joanne. Alika, Joanne. Joanne. Si Joanne. Tsaka si... Kayla. Si Kayla. Okay. Lapit tayo dito. Baka mangbaga tayo dyan. Okay. Guys, may tatanong ko sa inyo. Paano nyo maiiwasan bilang babae yung HIV? Joanne, lapit ka. Una ka na. Joanne, paano mo maiiwasan magkaroon ng HIV? Siguro po, Dito ko tumingin sa YouTube. Sa teenager siguro, siguro dapat hindi agad-agad, alam mo yun, hindi mo dapat muna gawin yung alam mo hindi tama. Then, ano ba yun? Sex? Ayun, sex nga po. Okay. And sana kung gagawin mo yun, di ba tinuturo naman sa atin yung use contraceptives kung hindi mo talaga Contraceptive? Pakihaw nga to, John. John, pakihaw ko yung stick to. Oh my God.
Okay, Joanne, so contraceptive. Ito, ito pala. Oh, ito, Joanne. Ito yung kailangan. Okay. Oh, wala naman mali siya. Okay, go. So, gumamit kayo nito para di kayo magka-HIV. Oh, tapos? Ayun. Siyempre, yun nga, contraceptives. And siyempre, kung ganyan, dapat may proper knowledge kayo sa paggamit niyan. Kasi hindi naman basta-basta yan eh. Kaya, ayun, parang siguro yun yung isang way para makaiwas kayo. Yeah, oh, ikaw, bilang dalaga, paano mo may iwasan magkaroon ng HIV? Siyempre po, yun nga, bilang teenager, marami sa atin na influensya ng iba't ibang barkada. O kunwari, nakakita ka ng sobrang gwapo. Oh. Tapos crush ka. Oh. Hindi, yun po. Siyempre, kung crush naman ako, hindi ko alam. Siyempre, yun. Kunwari, gwapo pala, tapos di mo alam may HIV, o, di ba? Ay, hindi naman po ako masyadong na-attract sa gwapo. Sa gwapo, okay. Yun, yun, isa pa yun. Maganda yun, okay. So, yun po, ano, siyempre, di ba, kahit na influensya ka na ibang tao, nasa sarili pa rin yung sariling desisyon kung ano yung gagawin mo para maiwasan mo yun, di ba? Kahit na sobrang sa... Kunyari, may inaanyayahan ka na gawin to, yun, magiging happy-happy kayo. Kung alam mo naman yung magiging result nun, kung masama ba or tama, nasa sa'yo pa rin. Ikaw pa rin magdidesisyon. So, ibig sabihin, yun nga, sarili mo pa rin yung magdadala kung sa tama ka or sa mali. Tama? Tama. Okay, sige. Thank you. Kasama ko si Regine, paano mo maiiwasan ngayon yung ano, yung HIV? Iiwasan ko po siguro pumunta sa mga disco bar na... Ano kasi po baka po may ilagay na gamot yung chemical. Oo, para kasi pagka nalagyan ng mga pampatulog yon tapos ka na bukas. May HIV ka. Kasi HIV ka na. Pa-check up ka na po. Oo, so tama yun. So kasama ko si, ano yung pangalan mo bro? Cubs Charlie. Parang artist, parang basket NBA player, no? Cubs Charlie. Ano yung magiging example mo sa mga kabataan para hindi ka magkaroon ng HIV? Huwag mamamakla. Oh. E paano kung ang offer sa'yo 1,000? Layo nun. Gusto ko 1 million. 1 million? O sige. Pero papatol ka kahit 1 million, kahit magka-HIV ka. Ayoko magkakasakit ako yun. Magkakasakit ka? Eh kung 150? No? 150? Ayaw talaga. Ano? Okay guys, so ngayon kami yung guardia dito ngayon sa ilog. So lahat ng dadaan dito magbibigay sa akin ng ticket tsaka sa kanila. Magpapatata sila sa amin 20 pesos lang, okay? So yan. Okay, so kasama ko si, anong name mo? Jessica po. Si Jessica, tsaka si? Jenna po. Si Jessica at si Jenna, ako si Jake, si Nick pala. Okay, Jessica, yung topic natin ngayon sa vlog ay paano maiiwasan yung HIV. So ikaw may idea ka ba kung paano mo maiiwasan yung HIV? Ano? Jessica, sa palagay mo, paano mo maiiwasan magkaroon ng HIV? Siguro po yung hindi po ako makikipag-inuman sa hindi ko po kilala. Ah, so hindi ka makikipag-inuman sa mga hindi mo kakilala. Bakit? Sa palagay mo, bakit naman iiwasan mo maglasing sa mga hindi mo kakilala? Baka po kasi malasing ako, tas, o kaya ma-rape ako, tas yun. HIV na po. Oo, baka magkaroon ka ng HIV.